ang ginawa ko po, sabi niya, hindi ako naniniwala yung pagdilim ng araw ay sign. Kasi may, in history, dumilim yung araw. Sabi niya, hindi ako naniniwala na pagdilim ng araw ay sign. Napaisip po tuloy ako, paano yung rainbow? Kasi may explanation siya. Historically, nung dumilim yung araw, kasi natapos yung civil war ng United States. Lahat ng lalaki pumunta sa war. Pagkatapos ng civil war, nag-uwian sila lahat sa kanilang mga farm. Eh yung mga farm nila lahat, damuhan. Pinakamadaling linisin yung damo, sunugin. So lahat ng mga farm, nagsunog na ang kanilang farm, sabay-sabay. Dumami yung usok sa kalangitan, naging pula yung sun. Yun yung explanation niya. Siguro tama. Pero kung sasabihin niya na hindi yun yung sign, sabi ko paano yung rainbow? Na-explain naman natin yung rainbow, pero sign pa rin yun. So sa isip ko, hindi ibig sabihin na naiintindihan natin, eh hindi na yun sign. Kasi hindi naman yan miracle. Ang sabi ni Jesus, there will be signs. Hindi naman sinabing miracle yung pag-ano. Kasi ang miracle, a natural event that we cannot understand, if we cannot explain. Siguro miracle yung rainbow nung panahon ni Noah, pero ngayon, ang dali lang gumawa ng rainbow. Magganyan ka lang ng hose na tubig, lagay ka ng ilaw, yung prism effect, magkaka-rainbow. Naintindihan natin, pero sign pa rin yun. So, kahit na-explain natin yung signs, kahit hindi na siya miraculous sa atin, sign pa rin yun. Okay. So, pag nakikita natin yung sign, malapit na talaga. Merong signs in the earth, in the sun, in the moon, and in the stars, and upon the distress of the nations. Merong mga false prophets. Si Jesus Christ nagsabi, many false prophets shall rise and deceive many. Kaya si Ellen White, wala naman siyang problema pag sinabing prophet Ellen White, pero sabi niya, mas maganda pag messenger na lang. Bakit? Kasi ang daming false prophets sa panahon ngayon. Pag tinawag niya akong prophet, parang nahahawaan ako nung iniisip ng iba sa mga false prophet. Kaya medyo cautious tayo magtawag ng prophet sa mga kay Ellen White. Pero wala naman daw problema kung tawagin siyang prophet. Okay, you shall encounter false claims, false prophets, false visions. Okay, pero dun tayo sa nasa Biblia. Ano naman itong experience niya with false prophet? Usually yung mga false prophet, napaka-emotional. Mas emotional sila kaysa biblical. Mas marami silang kinuha ko sa experience, sa emotion, sa mga kwento, kaysa dun sa Biblia. Pero ang totoong prophet sa Bible, hindi nagdi-difference sa Bible. Yan yung kwento ng false prophet. Yun, gluttony and intemperance. Naku, parang tinatamaan ako. Hindi naman halata sa akin. Pero marami daw mahilig. Alam nyo, noong panahon ng baha, ano yung kasalanan nila? They were eating and drinking. Yung panahon nila, they were eating and drinking. Ano problema pag kumain at uminom? Baka naman sobrang-sobra. Gluttony and intemperance. Deeds of violence. Ayan, sa YouTube, napakaraming mga deeds of violence. Wars and disasters. Napakarami yan. Great balls of fire. Maraming nasusunugan. Earthquakes and floods. Yan po ang mga signs. Crime, famines, and pestilence. Yung crime, ginagawa ng mga tao. Yung famine, kulang ng pagkain. Yung pestilence, sa mga hayop at saka sa mga halaman. Pests. Yung, ano ngayon ang purpose? Ano yung ating perspective pag nagbaha, pag lumindol, pag bumagyo? Ibig daw sabihin po niyan, yan ay warning. Warning. Para tayo ay magising. Will not this judgment bring professing Christians to their senses? God permits them to come that the world may take heed and sinners may be afraid and tremble before Him. Yan po ang purpose, mga warning lang yan. Tingnan po natin ang sunod. Pero lahat ng bagay kontrolado ng Panginoon. God is in control. The world is not without a ruler. Lahat ay pinapayagan ng Diyos para sa ating mawarn tayo. Okay, nakatingin ang langit dito sa earth at naaawa ang Diyos sa mga nangyayari sa atin. Pero ang mahalaga ay ang karakter natin ay maayos. Kailan? Ang sabi ni Jesus Christ, no one knows the day and the hour. Meron naman akong kaibigan, nagsabi siya, Sir, sabi niya, walang alakaalam ng day and hour. Pero ako, alam ko yung year.
Sabi ko, friend, basahin natin. Sabi niya kasi, binasa namin to. Naalala ko sa last day events, nakasulat, no more time prophecy beyond 1844. So hindi daw alam. Ours is not a time-setting message. Time-setting leads to unbelief. No prophecy beyond 1844. So sabi dito, I plainly stated at the Jackson Camp meeting into these fanatical parties that they were doing the work of the adversary of souls. They were in darkness. They claimed to have great light and probation would close in 1884. I there stated in public that the Lord had been pleased to show me that there would be no definite time message given to God of God since 1844. Ibig sabihin, mga kapatid, basahin natin yung sunod. The people will not have another message upon definite time. After this period of time, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of prophetic time. The longest reckoning reaches to autumn 1844. Ibig sabihin, kasi ang sabi ng aking kaibigan, na magaling din, kaya lang medyo may challenge siya dito. Sabi niya, alam ko yung time, alam ko yung year, pero hindi na lang nakakaalam ng date, day and hour. Sabi ko, so binasa namin magkaibigan, sabi ko, tingnan natin to, friend. Ang sabi ni Ellen White, yung time reaching from 1842. Ibig sabihin, yung 1842, time din ang tawag ni Ellen White dun. Time din. So yung year, time din ang tawag niya dun. Therefore, hindi yung time, ibig sabihin yung time, year din yun. Kasi ang 1844 ay time para kay Ellen White. So time and year, exchangeable, pinagpapalit-palit ni Ellen White. Kaya hindi tayo pwede kumontra dito. Kasi, sabi niya, it is at not a time, it is not our message. Okay. Kahit na mag-compute tayo, hindi pa rin natin dapat, hindi tayo pwede magsabi ng date at saka ng time. So Ellen White expected her time, but there is a delay. Bakit may delay? Kasi hinihintay pa ng Diyos tayo magsisi. Hinihintay pa ng Diyos yung ibang tatawagin natin sa fold. And God's promises are conditional. Ellen White thought that mag-second coming na, kaya lang siyempre ang Diyos may hinihintay pa. Anong hinihintay ng Diyos? Na magsisi tayo. Na maging ang character niya ay makita sa church. Okay. Pero ang paghihintay ng Diyos ay merong limit. Mapupuno din ang cup of His wrath. And pag napuno na, wala na tayong magawa dyan. Malapit na pong mapuno ang galit ng Diyos sa kasamaan. And kailangan natin laging matakot. Merong shortness of time. Okay, ngayon ito ang tingnan natin. Napakahalaga. Napakarami kong naririnig na mga taong lumalabas sa church dahil hindi nila naintindihan itong prophecy ng God's last day church. Unang karakteristik, they keep the commandments of God. They have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. And their landmark biblical doctrines. Lahat ng doctrines according to this word, to the Bible. And they have a mission. Meron ginagawa. Hindi lang basta, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, remnant kami. May mission ang remnant. And bakit tayo nag-organize? Noong unang panahon, friends, walang organization ang Seventh-day Adventist. Ang bilis lumago. Kaya lang maraming mga manluloko na pumapasok sa church kung ano-anong pinipreach. So para hindi mapapreach yung mga maling theology, nilagyan ng organization para mabantayan kung sino ang pwede magpreach at saka hindi, para hindi naguguluhan ang ating church. Because God is a God of order. Kahit nung panahon nila Moses, nag-organize sila. Sabi po dito, organization will always be essential. Pag may narinig tayo, wag na tayo mag-disorganize para mabilis tayo sa gawain. Yan po ay kabaliktaran ng pinakita ng ating Panginoon kay Ellen White. The special authority of God's church, pag pinagbutuhan ng general conference in session, yan po ay dapat nating igalang. At iniimbestigahan ko po yung lahat ng minutes ng general conference session. Wala pa akong nakitang hindi ayon sa Bible. Yung mga pinagbutuhan ng maliit na church, ng isang union, ng isang conference, may mga mali minsan. Pero yung GC in session, lahat ng nakita ko, kahit minsan sa mga church documents natin, may mga medyo alanganin,
Pero yung pinagbutuhan, wala pa akong nakitang alanganin sa Bible. Ibig sabihin, ganun ang Diyos. Hindi niya papayagan na wala siyang daratnan na pure church. A time of spiritual weakness, yes, nagkakamali ang mga tao sa church. May mga kurakot, abuse of power in church headquarters. May mga ganyan. May mga leaders na kunyari lang ang Diyos ang nagli-lead sa kanila. Pero, mga kaibigan, hindi natin kailangan ng bagong denomination. Hindi kailangan mag-organize ng bago. Kasi kahit sa ministry ni Jesus Christ, may Judas. Pero hindi ibig sabihin si Jesus Christ ay palpak na. Dahil magtutuloy yan, kahit na sinusubok lang tayo kung talagang dyan tayo. And ito ang pinakamaganda mga friends, mga kapatid. God will set everything in order. Amen? Kahit anong kaguluhan sa church, ang promise ng Diyos, aayusin niya. Kasi sinong daratnan niya na pure church kung hindi niya aayusin? Wala nang ibang mas pure na church sa atin. Kaya lang marami tayong mali. Marami tayong hindi naintindihan. May mga mistake tayo, pero hindi kailangan ng bagong organization. Ang promise ng Diyos, there is no need to doubt, to be fearful that the work will not succeed. God is at the head of this work and He will set everything in order. Kung kailangan palitan ang leader, papalitan ng Diyos. Sabi, basahin niyo to. If it matters need to be adjusting at the head of the work, leadership, God will attend to that and will right every wrong. Let us have faith that God is going to carry the ship which bears God's people into the port, safely into the port. Okay, very nice. Yan ang pinakagusto kong prophecy ni Ellen White. Kasi minsan, kung anong chismis naririnig natin sa Facebook, kung anong nakikita natin. Pero pag nakita natin yan, God will set everything in order. Wow. Makikita natin ang solusyon. Lampas ng mga problema natin. Okay. We are sorry, tingnan nyo to. We are sorry that there are defective members. May mga defective members ba sa church? Meron. There are tares amid the wheat. And lahat yan mag-exist until the end of the world. Okay. The church in feeble, defective need to be reproved. Kailangan tayong i-reprove. Warningan, counselan, kasi tinitingnan tayo ng Diyos. We are the object upon which Christ bestows His supreme reward. Okay. Huwag kayong mamroblema. Problema yan ng Diyos kung wala siyang daratnan na pure church. God will set everything in order. Paano natin minamanage yan? Distribution of responsibility. Kaya marami tayong decons, marami tayong elders, marami tayong church officers para pag nalaglag yung isa, marami pang iba. Sabi ni Ellen White, dapat hindi lang kukunti ang nagde-decide sa church, especially sa general conference, and nag-respond sila sa sabi ni Ellen White, and Ellen White expressed her confidence in the SDA organization. She reaffirmed. Kasi sabi niya, yung GC, hindi yan na voice of God. Pero ang sinasabi niya, yung kukunting tao. Meron kasing mga ilan-ilan, tatlo, lima. Sabi nila, kami yung GC. Kami yung voice of God. Sabi ni Ellen White, hindi. Dapat represented lahat ng union sa buong mundo. Kaya ngayong linggo, lahat ng union president at saka division president at saka treasurer nandun sa GC ngayon. Nagmi-meeting sila kung anong gagawin. Dapat lahat ng representation all around the world nandun. Yun yung at saka yung session, yung talagang lahat ng presidente ng institutions, hospital, AUP, lahat ng top officers nandun lahat sa session. Pag nagboto sila dun, yun yung sinasabi ni Ellen White na it should be honored at should be respected. Okay. Kailangan pa rin natin ng revival kahit na tayo yung remnant kasi nakakalimot tayo. Tayo ay namamatay ang ating spiritual life konti-konti. And God is very patient. Ako, tama yan. Marami tayong mistake but God is very patient. God works with those who are faithful with Him. And bakit yung iba? Bakit si Martin Luther hindi naman siya nag-keep ng Sabbath? Bakit Ellen White is talking positively about Martin Luther in the Great Controversy? Kasi hindi pa nun current, present truth yung Sabbath. So we are judged by the light we receive. Pag alam natin ganito, ginawa natin, okay yun.
Pag hindi natin alam, ay hindi tayo, ano yun, mananagot. Israel's warning as a history, Israel's history as a warning to us, huwag tayong matigas ang ulo katulad ng Israel. Ito mga kapatid. The church militant, itong church natin ngayon is militant, is not the church triumphant. Hindi tayo perfect church. And the earth is not heaven. The church is composed of erring, imperfect men and women. Kasama pa rin tayo sa church, kahit na marami tayong mali. Who are but learners in the school of Christ? Okay. Akala natin perfect ang church? Hindi tayo perfect, kaya kailangan natin ng reprove, ng correction, ng encouragement. Next. The members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant. Okay. So if you are a member of the church militant, the Seventh-day Adventist Church, be faithful and you will be included in the church triumphant. Yan din po ang message ng angel kay Ellen White. Si Ellen White, nagkaroon siya ng vision, napunta siya sa langit at nag-tour sila ng angel sa langit. Pinakita ng angel sa kanya yung langit. Nagpapatlak sila dun. Ang gaganda ng mga prutas. Ang liwanag sa langit. Kasi walang kasalanan. Ang saya. Ayaw na bumaba ni Ellen White. Ayaw niya nang maalis dun sa vision. Nakita niya yung mga grapes. Ang lalaki. Ang sasarap. Nakita niya yung mga fruits dun sa table na napakahaba. Ang gandang kumain. Ang liwanag. Ang saya. Tapos sabi ng angel, balik ka na sa earth. Ay, ayoko na. Pwede bang dito na lang ako? Sabi ng angel sa kanya, hindi yan para sa'yo. Ang kumakain yan, hindi na bumabalik sa earth. Pero if you are faithful, makakakain ka niyan. Mismong si Ellen White, kailangan maging faithful. Tayo rin, kailangan natin maging faithful para makakain tayo ng malaking grapes. Wow. Kahit yung grapes lang makain natin sa langit. Okay lang. Kahit grapes lang ang nandun. Forever naman, di ba? Ang ganda. Very nice. But we have to be faithful. Next, ano naman ang devotional life natin? Katulad ni John the Baptist, we are preparing the way of the Lord. We should be firmly rooted in Christ and we have to be connected with Christ. We have to be molded by the Holy Spirit. Love and pride into humility. Okay. So, kailangan natin ng Bible study. No renewed heart can be kept in... Kaya meron tayong Sabbath School, Divine Worship, AY, Midweek, Vesper. Kasi mas maraming Bible study, mas kailangan natin yan. Walang makaka-succeed na hindi nag-Bible study. Commit scriptures to memory. Kailangan natin mag-memorize ng memory verse. Kaya yung Sabbath School natin may memory verse. It is written, ang sabi ni Jesus Christ sa kay Satan. Yan. Kailangan natin pag-aralan ang Revelation 14, the three angels' message. Ano pa po ang kailangan natin gawin? We should educate the mind to believe God's word. Ang maganda dito sa Bible, mga kapatid. Kahit sinong tao, kahit presidente pa yan ng Pilipinas, pag sinabi mong nasa Bible, takot sila. Kasi may kapangyarihan talaga ang Bible. Preparation for future trials. Ayan mga kapatid, minsan napakaganda ng positive na message, pero pag sinubok tayo, namamatay tayo. Kailangan natin ng pagsubok para lumakas ang ating pananampalataya. Halimbawa, nagturo ako, hindi ako nag-quiz, hindi ako nag-test, tapos bigla ako nagpa-exam ng pagkatakot-takot na exam. Sino kayang makakapasa? Kaya dapat may mga quiz na maliliit, may mga trials na maliliit. Lahat ng problema sa buhay, trials lang yan. Control the moral powers. We have to be magandang example, si Enoch. Anong ginagawa ni Enoch? 2 linggo siyang nandun sa meditate, nag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos bababa siya, magsesermon siya dun. Pag nahahawaan na siya ng kultura ng mga tao sa baba, babalik na naman siya sa bundok at saka siya ay magre-refill ulit ng spiritual life niya. At inexempted na siya sa examination. Parang klase lang yan eh. Pag magaling yung estudyante, wag mo nang paeksanin.
si Enoch ay talagang napakagaling niya sa spiritual life, hindi na siya pinatikim ng kamatayan. At nung umalis si Enoch, na-miss siya ng mga tao. Nasaan na yung nag-i-scold sa atin? Sabi ng Ellen White. We should remember God's past blessings. Kasi yan ang makapagpalakas ng ating pananampalataya. Kailangan natin ng panahon for serious reflection. And lahat ng ating ginagawa ay natatakot tayo dahil may judgment. Naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus Christ. Okay. Now, nandito po tayo sa chapter 6, kailangan ang lifestyle and activities of the remnant. Anong ginagawa natin habang tayo ay naghihintay? Kailangan, meron daw po tayo dapat spirit of service and self-sacrifice. Napakadali lang yan. Tumulong lang sa church. Alam niyo po sa aking experience sa pagtutulong sa ministry, nakikita ko ang gawain ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay kapag nilaan ko na lahat ng aking kakayahan sa serbisyo, sa gawain. Diyan, pag naubos mo na inyong lahat na pera, lahat ng impluensya, lahat ng lakas, lahat ng pagkain, naitulong mo na, lagay mo na lahat sa gawain. Wala nang natitira. Diyan, biglang pumapasok ang mga miracles ng Diyos. Natutulungan ka ng Diyos. At napakasarap na experience. Kailangan natin may ginagawa tayo, hindi lang tayo waiting. We are preparing. Occupy till I come. Kaya kailangan natin mag-aral at saka magturo at saka magtrabaho. Okay, and we should be living as if our day might be the last day. Ayan naman. Conscientious Sabbath observance. Oh, kanina umaga pinag-aaralan natin yung ating mga nakalimutan. Conscientious Sabbath observance. Kaya po, napakaganda na merong Sabbath observance guidelines ang ating church. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit sabi ni Ellen White, yung di ba po pinagalitan siya ng mga, si Jesus ay pumitas ng mais. Mais ba yun? Kung ano man yun, grain. Nung siya ay naglalakad papunta sa temple, ibig sabihin pwede maglakad. Ibig sabihin pwede pumitas. Pero, sabi ng iba, niluto yun ni Jesus eh. Sabi ko kung niluto yun ni Jesus, pag pinagalitan siya ng Pharisee, ang bintang sa kanya pagluluto, hindi pagpitas. Kaya lang, ang bintang kay Jesus Christ ay pagpitas. Yung pagpitas, hindi naman yun pinagbawal ng Diyos. Pinagbawal lang yun ng Pharisees. Kaya, pwede natin malaman sino nagsabi. Sabi ba yan ni Moses? Sabi ba yan ng Diyos? Sabi ba yan ng Pharisee? Sabi ba yan ni ganto, ganto? Depende kung sino nagsabi. Pag tiningnan natin yung verse kanina sa Exodus 16, ang sabi po ng Diyos, the Lord said, you bake which thou will bake, you sift which thou will sift, and the remaining you shall eat on the morrow. So lutuin niya sa Friday. Sabi naman ni Moses, huwag kayong lalabas. Kinabukasan, may lumabas. Nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, bakit hindi kayo sumusunod? Kailan kayo susunod sa aking mga utos? Sabi nung kaibigan ko sa Facebook, nagalit ang Diyos dahil lumabas, hindi dahil nagluto. Sabi ko, pero ang sabi ng Diyos, hindi sila sumusunod sa mga utos ko, hindi sa mga utos ni Moses. Kasi yung pagbabawal sa paglabas sa bahay, si Moses ang nagsabi nun. Pero, nagalit ang Diyos, sabi niya, kailan ba kayo susunod sa aking mga utos? Ang inuutos ng Diyos, lutuin sa Friday. Yun yung utos niya eh. Yung utos na wag lalabas kay Moses. Kaya si Jesus lumalabas. Kaya si Jesus namimitas. Si Jesus nagpapagaling. Kasi ang inutos ng Diyos, yung nandun. Pero yung nandito, si Moses ang nag-utos nun. Yun yung mga policy ni Moses para hindi masuway yung mga policy ng Diyos. So makikita natin yung reference kung sino ang nagsabi. Okay. Nasaan na yung ating LDE? Mahalaga na malaman natin kung kanino galing. Kaya yung mga diesel, sabi dito sa Sabbath Observance document ng Seventh-day Adventist Church na dito, yung pagwaplansya dapat before sundown, yung pagkarga ng krudo, ng gasolina, dapat nakargahan na yan. Yun na napag-discuss natin kanina umaga. Okay.
Napakahirap po nung topic na yun. Alam niyo bakit, ma'am? Kasi ang pinakamahirap na topic, ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon, ano po? Sabbath. Sabbath. Worship. Ang isa sa pinakamahirap i-overcome, pagkain. Pag pinag-combine niyo yung Sabbath at pagkain, Sabbath cooking. Kaya ang hirap. Ang hirap i-discuss. Pag nagdi-discuss ako nito sa mga church, parang ready na akong tumakbo palabas. Kasi Sabbath, malaking pagsubok yan. Pagkain, malaking pagsubok rin yan. Pag pinag-combine mo yung dalawa, Sabbath cooking yun. Napakahirap i-discuss. Kaya lang, dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, bawat discuss ko niyan na parang babatuhin na ako ng mga church members sa aking palagay, pagkatapos ko mag-discuss, may lumalapit sa akin, alam niyo ba yung lolo ko ganito, ganito. Dumadami tuloy yung aking tisdi, yung mga examples. At mas marami example, mas madaling sumunod kasi gagaya lang, gagayahin natin si ganito. Di, madali lang sundin. Okay. Consensus Sabbath observance ang isa sa mga activities ng remnant. Faithful in tithes and offerings. Ayan. Kaya ilagay natin dun. Huwag na natin isipin kung anong ilagay natin sa offering bag. Dahil magiging ginto yun sa langit. Establishing new institutions. Kaya may bago tayong College of Medicine. Kung gusto niyo mag-doktor, advertisement, may College of Medicine sa AUP. Papatayo ng mga bagong schools, mga bagong food factories, sanitariums, and kung ano-ano pa. May medical missionary work, mga nurse, mga doktor. Paano yung mga doktor? Hindi po ba dapat hindi sila nagtatrabaho? Pero, si Jesus Christ, nagpagaling siya. Oo. Di ibig sabihin, pwede na ako mag-duty ng forevermore hanggang... Siguro. Ang sabi po ni Ellen White, yung inyong income sa Sabado, hindi yun sa inyo. Dun sa mga medical workers. Hindi yun sa inyo. Gagamitin nyo yan sa missionary work. Pwede nyo ibigay sa mahihirap, pwede nyo i-offering sa church, pwede nyo gamitin sa inyong outreach. Hindi yan para sa'yo. Yung, halimbawa, may doktor ka, may inoperahan ka na sa ER, mamamatay talaga, siyempre may professional fee, hindi yun sa'yo. Gamitin mo sa missionary work. Kung anong missionary work na gusto mong gawin. Ang maganda nun, ikaw pa rin mag-manage. Pero gagamitin mo dapat sa church work. Medical missionary work. Bakit? Eh si Jesus, nagpapagaling. God's people value their health. Kaya we are to promote the advantages of the health message. Di ba? Promote natin ang exercise, ang vegetarianism, at binagbabawal natin yung tea. Yung green, paano yung, sabi ko, basta may tea. Ayaw ko yan. Paano ito, sir? Ano to? Natural na tea? Palitan nyo yung pangalan. Basta walang tea. Kasi kahit umang, ano yan, appearance of evil. Kasi sabi ni Ellen White, coffee and tea are sin. Ang linaw-linaw. Type nyo dyan sa E.G. White writings nyo. Sin, coffee, tea. Ang linaw-linaw sa one sentence. Kaya pag merong silang nilalagay sa kahit anong inumin na tea, ayaw ko na. Wala naman problema kung ayaw ko eh. Tea, coffee, tobacco, alcohol. Bakit sa Bible may mga nagiinom? Sa Adventist Church, bawal na bawal. Ang aking palagay, kasi noon, pag nag-inom ka at nag-drive ka, nakakabayo ka lang. Pag nalaglag ka, ikaw lang. Ngayon, pag nag-inom ka at nag-drive ka, mababangga mo yung mga batang tumatawid. Kaya mas stricto tayo ngayon. Anyway, statistically, tobacco and alcohol are killers. Yung tea and coffee, hindi yan ganyan kasama sa tobacco and alcohol. Pero sabi ni Ellen White, it leads to those. Papunta na yon doon. Ah, kaya pala ganyan. Ah, tanggalin nyo na lang yung coffee. Soy na lang. Ah, soy, ano? Sunog na soy. Something. Ayaw ko na. Tubig na lang nga. Para walang away. Okay, buko. O yan, buko. Mas maganda pa yun. Kasi, ano, naguguluhan ng aming isip. Okay, hindi naman yan kasing sama ng meat, eggs, butter, cheese na acceptable, pero yan.
Return to the original diet. Akala ko makalampas tayo sa vegetarianism. Nandiyan pala. Return to the original diet. Ito po ay hindi madali. Sabi ko nga po, ang mahirap, Sabbath. Mahirap pagkain. Kaya kailangan ito ng education. Pag tinanggal nyo lahat ng karne at wala na kayo makain, naku, magugutom kayo. Kailangan po nito ng education. Kailangan nyong humanap ng mga kaibigan na vegetarian. Anong kinakain nyo? Ganyan, ganyan. Tapos, mangolekta kayo ng mga menu. Pag nakakolekta na kayo, replace nyo yung mga hindi best. Nang better. Replacement, yan, replacement. We should replace the unideal with better, palatable, and nutritious food. By the way, sa Leviticus 11 po, mga kapatid, sa verse 25 to 35, o to 30, ang sabi po dyan, yung mga malilinis na bagay, di ba po ba, ba't hindi tayo kumakain ng baboy? Unclean. Unclean. Ano ibig sabihin na unclean? Madumi. Eh pag yung apple ko nalaglag sa kanal, madumi na. Malinis, madumi. Madumi. Di unclean na yun. Ah, pwede hugasan. Pero pag binasa niyo po sa Leviticus 11, yung palayok na nabuhusan ng maduming tubig, hindi huhugasan eh. Babasagin na at itatapon. So ibig sabihin, may mga bagay na pag nadumihan, hindi mo na malinis. Basahin niyo, Leviticus 11, 25 to 35. Yung palayok na buhusan ng maduming tubig, basagin na daw. Bakit kaya? Baka na-absorb. Yung damit, pag naglan ng madumi, hugasan lang daw, kinabukasan, malinis na yon. So may mga bagay na pwedeng hugasan, may mga bagay na dumudumi na talaga. Oh. Okay, so at least yung idea na yung malilinis, dumudumi rin. Di po ba? Yung madumi, na original, pag-create pa lang, madumi na yung baboy, yung shrimp, kahit anong laba mo dyan, linis, madumi pa rin yan. Pero yung mga malilinis, halimbawa, yung baka, nagkasakit. Malinis, madumi? Depende sa sakit. Halimbawa po, yung isda, nakalunok ng arsenic. Malinis, madumi? Madumi na. Eh sabi po ng ano? Sabi po ng Inquirer7.net, the Laguna Lake is not safe for humans. So wag daw tayo lalangoy sa Laguna Lake. And fish. Hindi safe para sa fish yung Laguna Lake. Mabuti na lang malayo kayo sa Laguna. Pero sabi ng CNN, the California tuna has radioactive material from Japan. Paano ko nakalata? Akala ko yung tuna, malinis yun kasi nasa gitna ng dagat yun. Malayo yun sa Manila Bay. Pero, yung dagat kasi umaagos yun eh, umiikot yun. Tidal, anong tawag doon? Currents. At saka yung isda, lumalangoy din yun. Baka bukas nandun siya na sa kabilang country. Kaya pala sabi ni Ellen White 150 years ago, dapat we should return to original diet kasi yung pollution dumadami. Dumudumi ang ating mundo. Yung mga isda, dumudumi. Yung mga manok, dumudumi. Yung mga baka, dumudumi. Kaya mag-aral tayong mamitas ng, ayun, daming kamote. Ayan. Pag umulan, malinis na ulit yung kamote. Ayan po. Education po yan. Hindi biglaan, it's progressive. Kasi pag tinanggal nyo lahat, parang yung sinasabi sa Bible, binugaw mo yung evil spirit, wala ka namang nilagay dun sa bahay, babalik yan sila 7 times, karami. So, education yan. Education ang solusyon sa pag hindi natin alam kung anong gagawin. Kailangan ng time for prayer and fasting. Oh, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-iwas sa pagluto pag Sabado, yan. Take advantage of fasting. Fasting muna. Pero yung fasting po sa matatanda, wag masyado. Kasi iba-iba ang kahit sa Bible. Yung fasting, lalo na sa elder people, bigyan nyo sila ng pagkain. And prayer. Entire trust in God and family worship. Ayan, buti na lang may magagaling magpiano, masarap mag-worship, magaling kumanta, mag-gitara, and maikli lang na worship. Napakaganda po nung roll call natin kanina. Parang ang ganda, nakikita natin yung pulso ng simbahan. Okay, guard against association with the world. Kaya binabantayan natin sinong kaibigan natin, sinong friend natin sa Facebook, anong tinitingnan natin sa Facebook, anong nilalike natin sa Facebook.
mas marami kayong nilalike na pangit, mas dumadami pang pangit dun sa Facebook. Minsan may nagtatanong sa akin, bakit sir yung YouTube ko kung ano-anong malalaswang lumalabas? Sa akin, hindi naman. Kasi yung YouTube, tinatandaan niya kung ano pinapanood nyo. At i-recommend niya sa inyo yung mga katulad ng mga pinanood nyo dati. Kaya kung may makikita kayong masasama dun, huwag nyo nang sabihin. Baka yun din yung recommendation dahil sa mga previous niyong napanood. Guard association with the world. Merong recreation na Christ does not approve. Siyempre, yan yung wrestling. Bawal magsuntukan sa school. Pero pwedeng manood ng suntukan sa TV. Ay, paano naman yun? Para namang, anong mahirap maintindihan yun? Ina-advertise natin, pinapanood. Tapos pag sila nagsuntukan, demerit. May punishment. Kaya, lahat po kasi na pumapasok sa ating senses daw ay naisisave sa ating utak. Kaya, di ba, memorize na memorize niyo mga sagot sa exam, pero hindi niyo maalala. Pagkatapos ng exam, naalala niyo. Nandun yun. Hindi lang ma-retrieve. Minsan. Okay. Sa ating amusement, dapat it will be a blessing. Ano pa ito? Music that elevates. Mabuti na lang itong mga musician ninyo dito sa church. I praise the Lord that yung mga musician ninyo dito sa church. Nung narinig ko sila sa LMS, ilang weeks ago? 3 weeks ago? 2 weeks ago? Sabi ko, usually pag nag-record ako ng music, ini-stop ko kasi most of the time, kung ano-anong music lumalabas, ini-stop ko yung camera. Kasi ini-stop ko. Nung pinapakinggan ko, sabi ko, parang maayos naman to. Idudugsong ko na lang, hindi ko na ini-stop. Tapos nung nag-explain siya pagkatapos, kami po ayaw namin accompaniment, ganito yan, ganyan. Sabi ko, may mababait palang musician. Buti pa ni-record ko lahat. So, ako dati kami lang nag-preach, dapat ganito music nyo, dapat wag kayo ganyan. Nagtataka na ako, bakit ako lang? Nagre-reklama ako sa Panginoon. Ang sabi nyo sa Bible, prophecy is not private interpretation. Dapat hindi lang ako ang nagpipreach niyan. Mabuti na lang may mga taong iba-iba rin na nag-i-educate sa ating mga musician. So, napakaganda ng church, napakaganda ng prophecy. Pag meron kayong alam, hindi lang kayo ang nakakaalam. Meron pang ibang ginagamit ang Panginoon na pangtulong para mabalik ang katotohanan. Music that elevates. Ang pinakamaganda daw pong music ay yung napapabago ang ating isip. Hindi tayo nagiging rebellious, nagiging tayong mahinahon. Okay. Television and theater. Anak ko, yung TV natin, marami po akong TV, hindi lang ako nanonood. Walang time manood. Mas marami lang time mag-record ng mga video nila, sir. At saka ng Kapitulo at saka sa Hope Channel. Dailock na natin sa 3ABN, sa Hope Channel at saka sa ano pa yung mga Adventist na channels. Yan. Dress and adornment. Ayun, ito kaninang umaga malapit na akong pumunta dito kaya lang medyo na-distract ako dahil kunti na yung panahon. Alam niyo po ba kung mga girls, ladies, ito maraming nagagalit sa akin dito pero mas natatakot ako sa Diyos kaysa sa inyo. Alam niyo po ba kung gano'ng kahaba dapat ang damit? Ayon sa nakasulat, hindi ayon sa inyong narinig. Okay, basahin natin. Nakita niyo po ba ang reference? Alam niyo ba yung reference o narinig niyo lang? Okay, wag na natin hulaan mga kapatid. Kasi lahat tayo pwedeng manghula. Pero ang nakasulat ang mas mahalaga. Ito po, ang reference ay, huwag niyo munang husgahan, basahin muna. Ito po, 3SM277.5, Special Messages Volume 3. Pag tiningnan po natin yan, yung una wrong, yung pangalawa wrong, yung pangatlo right. So yan po ang nakasulat doon. Ang question kasi kay Ellen White, ganito mga kapatid. Huwag kayong magagalit. Hindi nyo naman alam. We are judged by the light we receive. Ngayon, alam nyo na, andyan yung SM tsaka ukay-ukay. Anyway, ito po yung nandyan, nakasulat. May nagtanong kasi kay Ellen White. So, sabi ni Ellen White, hindi ko alam sa inches eh. Pero mayroon pinakita ang Diyos sa akin ng tatlong grupo ng mga babae. Yung una, ang haba ng damit nila. Pag naglakad sila, nadadala lahat yung alikabok. Sabi ni Ellen White,
hindi yata yun maganda kasi hindi siya malinis. Yun yun, number one. Long. At saka ang hirap-hirap dalhin. Yung pangalawa, mayroon naman daw siyang ibang nakitang grupo. Ang damit nila, hindi abot sa tuhod. Sabi ni Ellen White, hindi na natin kailangan pagdibatihan yan. Kapos yan. So meron pong pangatlong grupong dumating sa kanyang pangitain. Masasaya. Nakakalakad sila ng maayos. Hindi na nawawalisan ang street. Hindi rin naapakan. Kito kasi maapakan mo yan eh. At saka nakakapag-trabaho sila ng maayos. Gano'ng kahaba? Sabi niya, hanggang sa ibabaw ng gaiter boot. G-A-I-T-E-R. Boot. Yung boot, yung sapatos, yung boots. No, sabi ko, ano yung gaiter boot? Kasi ang alam niyan, ang naririnig ko, basta under the knee, basta hindi above the knee, okay. Pero hindi ko naman makita yung reference. Ang nakita ko, hanggang sa ibabaw ng gaiter boot. Hinanap ko yung gaiter boot. Wala naman ibang mention sa Ellen G. White writings. Tinype ko sa Google, images, gaiter boot. Nakita ko, hanggang dito. Sabi ko parang conflict yata yun. Kasi dapat conflict. Mabuti na lang ang Holy Spirit tinuturoan tayo. Sabi sa Bible, He shall teach you all things. Tinype ko mga kapatid, gaiter boot 1800s. Kasi 1800s yung description ni Ellen White. Ang nakita ko, hanggang dito, yung boot na gaiter boot. Ibig sabihin, sabi ni Ellen White, hanggang dun sa ibabaw ng gaiter boot. Ah, kaya yun pala ganun yung picture nun. Mga kapatid, matagal ko nang gustong kumuha ng picture na ipipresent ko sa church na ganyan. Kaya lang, nagkakaproblema ako pagdating sa pangalawa. Sa pangatlo, maraming mahahaba na picture. Pangalawa, maraming maikli na picture. Hindi ko lang mailagay sa harap ng church. Kasi ang titingnan ng mga lalaki, hindi yung damit. Yung hindi dapat tingnan. So hindi ko mailagay sa church. Mabuti na lang nakakita ako ng ganto. Meron siyang pantalon sa ilalim ng kanyang palda. O, di walang problema. Black and white pa. Pero yung tinuturo ang nasukat ay yun po ang nakasulat. Okay. Basahin niyo lang ang reference po. 3SM277.5. Sa aking mga klase, pag sinabi ko, take note. Labasan na ng, ay, bawal pala ang camera, cellphone dito, no? Yan, labas nila yung kanyang picture. Ganyan na. Okay, anyway, 3SM277.5. Dahil yan po ay isa sa mga lifestyle and activities of the remnant. Dress and adornment. Yung mga African, mga kaibigan, di ba nakikita niyo yung kanyang buhok? Talagang binibraid nilang ganun. Sabi ko, uy, bawal ang braiding ng buhok sa Bible. Sabi, ano yun? Braiding of hair. Sabi, oh sir, hindi yan literal. Symbolical yan. Sabi ko, same verse yun ng ng jewelry. Oh, o nga, kung symbolical yung braiding of hair, yung jewelry, symbolical din dapat. Same verse yun eh. Kaya ako naintindihan, nakita ko yung mga African na nagbe-braid ng hair, yun ko naintindihan. Isang araw sila magsalapid ba ang tawag dun? Magsalapid ng buhok kasi ang gulo-gulo ng buhok nila. Kaya pala sa Angola, sabi ng kaibigan ko, sa church namin sa Angola, pag nakaganyan ang buhok mo, hindi ka papakitin sa pulpit ng mga elder. Dapat, hindi nakaganon. Anyway, yun ang nakasulat. Hindi ko lang alam kung... Okay, pasimple na lang. Mas maganda pag simple. Di po ba? Mas maganda ang mga girls pag simple. Kasi pag nakita mong simple, sumusunod yan. Pag sumusunod, mas mabait. Need for publications, kaya kailangan natin mag-record. Kailangan natin mag-xerox, mag-print ng napakaraming katotohanan. Pero hindi natin inaatake yung mga ibang religion sa ating yung mga papel. Kaya medyo natatakot ako dun sa mga kapatid natin na malakas umatake. Pero mas natatakot ako dun sa mga mali ang tinuturo. Dun sa kabilang channel, mali talaga ang tinuturo. Kaya kahit yung mga ating mga dating debatador na hindi naman na sila nakikipagdebate ngayon, yun na lang ang tinutulungan ko. Kahit na medyo kailangan pang tabasan ang dila nila pagminsan, alam din nila yan, totoo naman yung sinasabi nila. Yun sa kabila, nagmumura na nga, mali pa ang tinuturo. Nako.
Okay. No sharp thrust in our papers and no cutting words. Beware of side issue. Ito mga kapatid, ano itong side issue? May mga bagay na hindi naman sinusulat sa Bible, hindi rin sinusulat sa SOP, na kumukuha ng ating atensyon. Hindi yun message ng Panginoon, palagay ko. Yung mga side issue, pag hindi natin ma-prove sa Bible, hindi natin makita sa SOP, palagay ko, mahirap ituro. Baka hindi natin sigurado kung saan galing. So, wag natin pagtuunan. Ang pagtuunan natin, yung it's written, and yung sigurado natin nasa nagdadivert kasi yan ng attention. And maraming nako-confuse. So, dapat titingnan natin kung sinong author, kung sinong, kung yan ay pinagbutuhan ba ng GC, nasa Bible ba yan, nasa SOP, at dyan tayo makakasigurado. Emphasize unity, not differences. Minsan, may mga kaibigan akong kaaway ko rin. Dahil iba ang iniisip nila sa music. Pero sabi ko, friends pa rin tayo. Music lang naman ang hindi natin pagkakasundo. Yung fundamental beliefs, pareho naman ang iniisip natin. So, emphasize unity, not differences. Paano yung mga critics? Nang-ano lang yan. Minsan, hindi na ako makatigil mag-Facebook. Ang dami kong kadibati dun. Pero may mga naniniwala din minsan. Siguro kailangan lang talaga ng kapaliwanagan. Huwag natin masyadong imbestigaan, tawag yan. Nung si Nehemiah ay nagbibuild ng wall, yung isang kamay, may hawak na espada, yung isang kamay gumagawa. Tapos, sabi niya, bumaba ka dito, mag-usap muna tayo dyan sa ginagawa mo. Sabi niya, Nehemiah, may ginagawa akong mahalaga, hindi ako bababa dyan. Yan din ang sinasabi ni Ellen White sa mga critics niya. Mahalaga ang ginagawa ko, huwag niyo akong i-distract. And we can exalt the word of God. Bible, Bible, Bible. Preach the word, pinaka makapangyarihan na salita ng Diyos. Okay, next, country living. Yes, it is the best. Mabuti kayo mga kapatid, nasa country, away from the cities. Bakit 10 times ang temptation sa cities? Cities will be work from the outpost. So, meron tayong bahay sa country, pero tatrabahuhin natin ang city. Kaya lang ang city ngayon, umaakyat sa country. Sa AUP, dati country yun. Ngayon, matraffic na. Hindi ka makabalabas sa AUP ng hindi ka matatraffic. Maganda sa country, mas madaling mag-train ng character and mas maganda ang less ang pollution. Pwede ka magtanim ng inyong kamote, kalabasa, etc., etc. And yung mga institution, kaya ang ating mga school, may kasabihan, sa dulo ng daan, may Adventist school. Di po ba yung mga school natin? Bakit nandun sa bundok lahat? Yung Tirad View, yung Naga View, lahat view. Tinitingnan lang nila yung mga bundok at saka mga city. Kasi yan ang instruction dito sa writings ni Ellen White. And ako po yung nag-aaral sa ating Adventist school, marami akong kakilala sa Adventist school. Pag nag-uusap-usap kami, ang pinakamababait na mga estudyante, yung pinakamalalayo sa city. Yung pinakamakapasaway na estudyante, yung nasa Pasay. Yun, yung mga adik, yung mga... Pero yung nasa Tirad View, wala silang alam dun. Walang TV dun. Walang cellphone. So, kaya yan po ang advice sa atin. May mga examples po dyan. Nang examples and maraming examples na noon pa. Okay. Next is the cities. Sino yung original na gumawa ng city? Hindi po ba pag tinignan natin yung history, sila yung may iniisip na masama? Si Cain. Maraming masasamang mga bagay sa city. Kaya minsan bagbaha dun sa city. Nagbaha sa binyan. Sabi ko, ang dami kasing mga hotel dyan eh. Baha tuloy sila. Oh, di ba? Doon sa bundok, sa Tagaytay, maraming mga simbahan, mga, ang tawag doon, mga kumbento, mga kung ano-anong religious institution. Walang baha sa Tagaytay. Bakit yung mga religious na mga institution gusto sa bundok? Yung mga masasama na doon sa tabing dagat. Di ba? Okay. Maraming judgment na paparating sa mga cities and yung mga building, magigiba, katulad sa New York, etc., etc., etc. Pero marami pa ring anak ang Diyos dun sa mga cities.
Huwag daw tayong join sa mga labor union. Mga possessed daw yun pag yung labor union. Sabi dito, pagbasahin nyo sa ano, yung mga nag-rally, mga possessed daw yun ng evil spirits, sabi ni Ellen White. Kaya pala sa AUP, bawal ang labor union. Walang ganyan sa AUP. Naintindihan ko na kung ba't may policy na ganun dahil may advice si Ellen White. So, hindi kami nagre-reklamo dun. Yung iba lang. Parang Israel. Many in the cities, maraming mga anak ang Diyos sa mga city na kailangan ng katotohanan. Kailangan natin gawain ang mga city. Hindi lahat ay dapat umalis sa city. Whenever possible, it is the duty to make their home in the country and more as kunti-kunti lang. Okay. Not all can leave the cities yet. Kailangan ng church, school, restaurant sa city. And dapat dahan-dahan lang. Yung pabiglaan na pag-alis sa city ay hindi ina-advise ni Ellen White. Yung lahat kayo biglang aalis, yung nakasulat po dyan, do not make a rush to do something. Pag-isipan ng mabuti. Ang maganda sa bundok, hindi bumabaha. Di po ba pag dineclare ang Cavite, walang klase. Sa AUP, wala ngang ulan. Dahil bumaha na dun sa city, sa AUP, ang linaw-linaw ng langit. Kaya marami kaming time mag-ayos ng sasakyan, ganun-ganun. Mabuti naman. The signal, kailan tayo tatakas sa ating city? Pag in-enforce na yung Sunday law. As the siege of Jerusalem by the Roman cities was the signal for the flight to Judean Christians, so the assumption of power on the part of the nation. In the decree to enforce the papal Sabbath, it will be the signal to flee from the city. So pag nakita nyo na sa dyaryo, sa Facebook, wag sa Facebook, kasi sa Facebook kung sino-sino nang naglalagay ng hindi totoo. Pag nakita nyo sa TV, sa dyaryo, na in-enforce na ang Sunday law, takbo na tayo galing sa city. Hindi ko lang alam kung saan tayo tatakbo kasi wala na yatang country dito. It will be the time to leave the large city. Large city lang pala. Yung small city, baka hindi pa. You know, large. It will be the time to leave the large city and preparation to leaving the smaller ones. Doon na tayo sa mas maliliit nating bahay sa bundok. Pero may matitira pa rin. Some righteous still in the cities after the decree has been passed. Okay, hindi lahat makakaalis. Siguro wala na silang mapuntahan. And they will be defended by angels. Wow! Kung wala kayong mapuntahan, ang ganda, ngayon ko lang nakita ito. Kung walang mapuntahan, walang bahay, wala na talagang hindi na kayo makaalis. Oh, angels in the form of men will be defending. Ganda, no? Ganda po, mga kapatid. Ano naman yung Sunday law? Galit ang kaaway sa Sabbath, gumawa siya ng Sunday. Galit ang kaaway sa marriage, gumawa siya ng divorce, gumawa siya ng same-sex marriage. Galit ang kaaway sa baptism, gumawa siya ng sarili niyang baptism. Galit ang kaaway sa worship, gumawa siya ng sarili niyang worship. Galit ang kaaway sa ordination, gusto niyang mag-ordain ng kung ano-ano. Galit ang kaaway. Lahat ng original ng Diyos ay gustong pikiin ng kaaway. Okay. And wag tayong walang ginagawa pag Sunday law, kailangan natin mag-educate. Kasi tatanungin tayo, bakit kayo nag-worship ng ganyan? Kasi ganto, ganto. Next is ito. Pag piniit na tayo, pwede daw tayong maggawa ng activities sa Sunday. Engage in spiritual activities on Sunday. Kasi kanina may nagtatanong, bawal ba mag-worship pag Sunday? Ang advice ni Ellen White, para hindi sila naiinis sa atin, kunyari may ginagawa tayo pag Sunday dito. Pwede naglilinis tayo. Huwag lang tayo na Sunday na naglalaba tayo, nagsasampay, nakikita sila, nagagalit sila. Hoy, Sunday, bakit kayo naglalaba? So, huwag tayong masyado madaldal pag Sunday. Kunyari, may ginagawa tayo dito sa church. Yun ang nakasulat. Engage in spiritual activities on Sunday. Pag malapit na ang panahon. Ayan. Do not select Sunday as the day to exhibit your washing.
Kasi sabi nila, yung Sabbath, Sunday, huwag na kayo mag-display ng sampay doon pag Sunday. Kunyari, may ginagawa tayo na activities, pero Sabbath pa rin yung ating pangilin. Okay, so magtatanong sila at sasagot tayo, tutulungan tayo. Merong time of trouble, no problem, all kinds of persecution, and many will be put to death. Pero pagkatapos ng ito, yung last day deception, even inside the Adventist Church, meron daw deception. Lying spirits, mga sinungaling. Kaya kailangan talaga malaman natin sino nagsabi, saan nakasulat. Yan ba ay sabi ng Pharisee? Sabi ni Moses? Sabi ng Diyos? Yan ba ay pinagbutuhan ng GC in session o pinagbutuhan lang ng isang union o ng isang conference? May mga false revival, may ingay, may mga drums, may mga lundagan, may mga clown, etc. Music is made as snare. Ayan, mabuti na lang. Maingay na music. False speaking in tongues. Meron totoong speaking in tongues. Sabi ni Ellen White, kung marami kayong alam na language, yun ang modern na speaking in tongues. Pero pag hindi naiintindihan yung sinasabi natin, yun ay false speaking in tongues. Evil angels appear as human beings. Miracles, impersonation of the dead. Satan impersonates Christ. Satan resembles Christ. Satan pretends to answers. Oh, sinasagot pala ni Satanas ang panalangin ng mga deceived. Sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Nanalangin ako magkababoy. Sinong sumagot nun? Si Satanas. Sumasagot pala si Satanas sa panalangin. Para lang mapatunayan, para lang maligaw ng tuluyan. So mag-iingat tayo. Kahit sagot sa panalangin, kailangan natin i-check kung ayon siya sa kasulatan. Paano natin malalaman ang totoo sa hindi totoo? Diyan sa nakasulat. Hindi na Satanas papayagan na pikiin ang mga sinyales na nakasulat sa Biblia. May mga miracles. Wala bang miracles na totoo ngayon? Meron. Ibig sabi sa John 4:14-12, these things, sabi ni Jesus, if you believe in me, these things which I do, ye will also do, and more. So yung nagbuhay siya ng patay, etc., etc., gagawin din daw natin mas marami pa. Paano natin malalaman kung totoo o hindi? Kung galing kay Satanas yung miracle o galing sa atin yung miracle? O galing sa kaaway yung miracle? May pagbabago kung galing sa Diyos. Lahat ng pinapagaling ni Jesus Christ, go and sin no more. Kay Satanas, continue sinning. Okay. Miracles will be performed. So, ang miracles ngayon, hindi na siya magandang batayan. Noon, pwede. Ngayon, hindi na pwedeng batayan ang miracles. Totoo ito dahil may mirakulong nangyari. Hindi yan ang magandang batayan. Dapat ang salita ng Diyos ang batayan. Bakit? Prophecy ni Jesus Christ that there will be miracles in the end. Deceiving even the very elect. Merong fire from heaven. Nako. Satan will be deified. Miracles prove nothing. Pwede mag-comfort. Pero it does not prove theology. Miracles cannot supersede the Bible. Bible talaga tayo. Deception is almost universal. Maniwala na sila lahat kasi hindi sila nagbabasa ng Bible. Hindi ibig sabihin na nasa church tayo, eh maliligtas na tayo. Dahil merong shaking. Ano yung shaking? Yung mga persecution. Pag na-persecute tayo, yung hindi sigurado, umaalis. Yung mga hindi masyado matindi ang pananampalataya dahil kulang sa pagsubok, aalis daw po. Yung vision ni Ellen White na merong path na pakitid ng pakitid. Sabi ni Ellen White, nasaan yung mga tao dito na hindi sanay sa pagsubok? Hindi daw niya matagpuan. Kaya kung marami kayong pagsubok sa inyong buhay, magpasalamat tayo. Pero kung walang pagsubok, naku. Hindi. Delikado. The straight testimony produces a shaking. Pag sinabing, ganto ang sinulat sa Bible, naku, ayaw ko na mag-Adventist. Nagsishaking pala yun. Pag sinabing diretso, ang testimony ng Diyos, it produces a shaking. Pero pag sobra namang criticism, nagbabackslide din yung mga tao. False doctrines, nakakaloko sila, rejection. Oh, ito mga kapatid. Yung mga hindi daw naniniwala sa spirit of prophecy,
Ewan ko kung bakit ayaw niya maniwala. Later, hindi na maniniwala din sa Bible. Basahin natin. Those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their faith in the warnings in the testimonies. Pag ayaw mo nang maniwala sa Ellen White, papunta ka na dun. Magbalik ka na mga kapatid. Kung tayo yang. The very last deception of Satan will be to make non-effect the testimony of the Spirit of God. Okay. So, mahirap. Maniwala na tayo kahit hindi natin alam kung papaano. Apat leaders, merong mga magbabackslide. Mga ministro na hindi seryoso, matatanggal. Ito ang pinakamaganda. The church may appear to fall, but it does not. Okay. Hindi malalaglag ang ating church. The church may appear to fall, as about to fall, but it does not fall. Parang lulubog ang arka, pero hindi yan lulubog. It remains. The sinners in Zion will be sifted out. So pag umalis tayo sa ating simbahan, inaamin natin tayo yung sinners. Di po ba nakalagay? Yung mga ayaw magsisi, yun ang aalis sa church. Kaya hindi tayo pwede umalis sa ating Seventh-day Adventist church. Ibig sabihin, tayo yung sinners. You know? Yun po. The church will not fall, the sinners will be sifted out. Napakalungkot. Pero yan ang katotohanan. God's faithful will be revealed. Yung mga umalis, papalitan ng mga bagong converts. Ayan. Yung latter rain, okay, madali lang yan. Next. Sa former rain, alam niyo po ba, yung former rain, 3,000 a day yung binibinyagan nila. Tibo ba? Hindi naman sinabing 3,000 every day. May isang araw lang na 3,000 siguro. A day eh. 3,000 a day. Pag kayo kumita sa inyong tricycle ng 3,000 a day, hindi naman ibig sabihin isang buwan, isang araw-araw eh 3,000 ang kita ninyo. Ngayon, ang Seventh-day Adventist Church, pag kinompute natin yung lahat ng binyag isang taon, dinivide natin ng 365, 3,400. Lampas na natin yung 3,000 a day ng former rain. Lampas na tayong 3,000 a day ngayon sa Adventist Church. Dahil ang sabi sa SOP, mas marami pa ang mapapabinyagan natin ngayon kaysa nung unang panahon. Okay. Not all will receive the latter rain. Friends, mga kapatid, ito napakaganda nung nakabasa ko. You are not to sit still and do nothing in the work of God. Kaya pala nakakatamad sumimba pag walang part. Dapat may ginagawa tayo. You are not to sit still and do nothing. Kaya nga yan, work. Gawain. Hindi lang pag-uupo. Ganda. So sa loud cry, bakit may loud cry? Kasi maraming tao ang Diyos dun sa iba-ibang church. Ang Babylon, hindi pa na nafufull ang kanyang fall. And may warning ang Diyos para sa lahat. The heart of God's last message is worship. The message will go with great power, like the 1844 movement, like the day of Pentecost, at saka mas malaki pa. God will employ agencies that will surprise us. Nasusurprise ako yung mga tricycle driver, mas magaling mag-preach. Daming nanonood sa YouTube. Laborers quiet, qualified not by theology but by the Holy Spirit. God even uses the illiterate. Mga taong hindi magaling mag-English, hindi magaling mag-Tagalog, hindi marunong mag-spelling, pero ang daming napapabinyagan. Nagtataka ako. Kaya gusto ko lang tumulong, i-record yung mga taong ganun. Children who proclaim God's message, angels will help us, and worldwide proclamation. And yung mga senators, mga president, they will hear, pero maraming Adventists ayaw makinig sa katotohanan. Marami rin Adventist ang ayaw makinig. Pero marami rin ang makikinig. Yun ang napakaganda. Thousands will be converted. There is a time coming when there will be as many converted in India as there were in Pentecost after the disciples. As many, 3,000 a day. Ilan na a day natin ngayon? 3,200 ata.
lampas na tayong 3,000 a day. So dumating na yung panahon na pinipredict ni Ellen White. Yung mga honest will not hesitate long. Maraming magagawa ang ating printed page. Okay, Seal of God and Mark of the Beast. Of course, the Seal of God is the Sabbath. And gusto ko lang ipakita sa inyo, friends, na yung Mark of the Beast ay hindi pa ngayon yun yung Sunday. Yung sealing time ngayon, pero yung Mark of the Beast, yun yung Sunday, pero hindi pa yun ngayon. Pag in-enforce na, when will the Mark of the Beast receive? Sabi dyan, no one has yet received the Mark of the Beast. Sunday keeping is not yet the Mark of the Beast. It will not be until the decree goes forth, causing men to worship this idol Sabbath. The time will come when this day will be the test, but the time has not yet come. Pag in-enforce na ang Sunday law, saka yung Sunday magiging Mark of the Beast, according to what is written. Ngayon, yung mga nag-observe ng Sunday, wala pa silang Mark of the Beast. Kaya tawagin pa natin sila upang maging kasama natin sa fold. Actually, hindi yung second coming ang problema. Kasi sealed na yun, mga tao. Ang problema natin, close of probation. Pag close of probation, wala nang change court. So kailan ang close of probation? Yung second coming, wala na tayong pakialam nun kasi yung the holy will be holy, the evil will be evil. Ang tanong, kailan yung close of probation? Kasi dun yun, yung tapos yung sealing. Sunday law precedes the close of probation. Pero, probation closes when the sealing is finished. Probation will end suddenly, unexpectedly. At hindi alam ng mga tao after probation. Tuloy-tuloy pa silang nagbibidyoke, nagsisini, nag-crusade ako sa Mindoro, sabi ng pastor, kayong mga bagong binyag, wag na kayong pupunta ng videoke. Sabi ko, bawal pala mag-videoke yung Adventist. Lakas pa naman ng kanta ko dun sa resort. Ngayon ko lang nalaman, ako pa speaker ng crusade, di ko alam. Yung pala, na-realize ko, kasi yung mga background dun, mga babae kung ano-anong suot. Noon ko lang nalaman, hindi pala dapat nag-videoke ang Adventist. Sabi ng pastor dun sa ano, sabi ko, totoong ano. Unbelief and forbidden pleasures continue. Men will be wholly engrossed in business. Religious leaders, Satan infers that probation has word. Wala nang nagsesermon. Wala nang Bible study after close of probation. Wala nang prayers, fasting and prayer after close of probation. Wala na. Wala na daw po. Hindi na pwedeng makabait yung mga hindi mabait. Kaya sa Bible, hindi yung pwede yung oil tinatransfer sa iba. Yung character kasi hindi pwede matransfer after the close of probation. Kahit na mag-extend ang probation, yung mga patamad-tamad, hindi na yun magsisipag. Kaya hindi na kailangan ng dagdagan ang probation. Siyempre, yung seven last plagues sa panahon sa Egypt, yung mababait, hindi tinamaan ng plagues. Yung mga Egyptians, tinamaan sila lahat ng plagues. Ganon din po ang mangyayari sa huling panahon. Yung mga sumusunod sa Diyos, exempted sa plagues. Yung mga hindi sumusunod, sila mapupunta sa kanila yung mga plagues. Tapos, yung plagues. Actually, walang problema yung plagues. Ang problema talaga, friends, yung close of probation. Wala na tayong magawa dyan sa plagues na yan eh. Ang mahalaga, we should be faithful. Next ay, sa close of probation, meron pa bang pagsubok sa close of probation? Sa Jacob's trouble, meron pa rin. Pero, dahil sanay ng mag-obey, meron pa rin pagsubok, pero wala tayong tiwala sa ating sarili. We depend on God. The saints will not lose their lives. After close of probation, wala nang mamamatay na saints. The saints will not lose their lives after ng close of probation. Before, maraming persecution. After ng close of probation, wala nang mamamatay. God will provide. Walang pagkain, huwag kang problema. Hindi kailangan magdala ng maraming magtambak, imbak ng napakaraming dilata sa bahay. God will provide. Don't worry. Yung character. No intercessor, but constant communion with Christ. Yan.
God's people will cherish no sinful desires. Galit na tayo sa kasalanan. Pero meron pa rin temptation, battle against self continues, and nandiyan yung 144,000 na choir. Then God's people will be delivered, and Jesus Christ will come. Ia-announce ng Diyos kung kailan siya darating dun sa mga righteous. Pero ngayon, hindi pa natin alam. Pag in-announce ng Diyos, maririnig ng righteous yung day and day time. Pero yung mga wicked, akala nila kulog lang yun. Hindi ko lang nakita agad kasi dadali akong... Ayan, God announces the time of Christ coming. Soon we heard the voice of God during the time. So, okay. Yan po yung ia-announce ng Diyos yung kung kailan. Pagkatapos ng close of probation, para alam natin yung schedule. Yan po ang sabi ni Sister White. As God speak, okay, sinabi niya, tapos naintindihan ng mga tao, sabi nila, glory, hallelujah, pero sabi ng mga taong hindi nakakaintindi, kala nila kulog lang. Ayan. And the terror of the lost. Ayan, magtatago na yung mga yun sa mga bato dahil ayaw nilang titigan sila ng Diyos mata to mata. Jesus descends with power and glory, the reaction of those who pierced him. Nako, matatakot sila. Awake that you sleep and arise. Yung mga namatay, mabubuhay. The caves and dens and galing sa kung saan-saan na pinersecute, mabubuhay. Galing sa mga dagat na nalunod, galing sa mga bundok, sa ilalim ng mainahan, may mga tao dun na mababait. The wicked are slain. Of course, destruction of the wicked. And we are going to go to heaven. The angels will sing. And then, very nice. My harps, the saints given crowns and harp. Sino yung kaninong harp ba to? Yung harp po, sabi ko sa Kaiser Oblimar, sir, ano ibig sabihin ng harp? Bakit may harp sa langit? Tapos sabi sa Bible, si ganto yung nag-invento ng harp. Sabi ni Sir Oblimar, yung harp, ibig sabihin yan, string instruments. Lahat pala ng may string, harp. Lahat ng turutot, wind instrument. Yung drums, kay Satanas yun. Sabi kasi sa Ezekiel, binigyan daw siya ng tunog ng drum. After hindi drum, tabret. Pero tunog, hindi instrument. Anyway, kung gusto niyo makisigurado sa instrument, yung mga may string, kasi yun ang ibibigay sa langit. At saka yung wind, di ba, may trumpet. Yun ang siguradong, yung pre-practice natin dito sa earth, matugtog pa rin sa langit, di ba? Yun ang nakasulat eh. Pag hindi ayon, naku, wag na tayo mag-invento ng mahirap. Okay, inheritance of the saints. Wow, very nice. Hindi natin ma-imagine. Yung mga pagsubok natin dito, walang binatbat yun dun sa napakagandang langit. Tatawanan lang natin, ha? Problema din na ako nung maliit na problema na yun. Wala lang pala yun. Itong langit, napakaganda. Okay, yan po ang langit. A real and tangible place. Oh, sino nagtatanong kanina, sir? Yung langit po ba ay spiritual? Ang nakasulat po, a real and tangible place. Wow, totoo. Meron talagang bahay na ginto, street na ginto. Glory are indescribable. Siyempre, hindi natin maintindihan yan kasi indescribable. Merong ilog, merong hill, merong trees, pwede mag-hiking, pwede umakyat sa puno, pwede mag-swimming. May bulaklak, may fruits, may animals, and malalakas tayo lahat. Hindi sila nakakatulog pag Sabado ng hapon na sa sobrang pagod. Ang speaker doon, si Jesus Christ, and lahat tayo mag-a-attend. Wow. So, kaya pala attend tayo ng attend. Practice yan eh. Anong gagawin natin sa langit? Manood ng TV? Nako. Okay, happiness, very nice, guaranteed. And identity will be preserved. Sabi, paano yung mga pilay? Di ba magkakaroon sila ng paa? Yung mga bingi, makakarinig? Yun ay pagdating ni Jesus Christ, the lame shall jump, the deaf. Paano yung mga payat na tulad ko?
Baka pag bigla akong lumaki, hindi nyo na ako makilala. Paano ito magiging identity? Paano nyo ako makikilala doon? Ah, dahan-dahan, sabi ni Pastor Durante, siguro po dahan-dahan, kasi baka hindi kayo makilala agad. Pero ang sabi sa Bible, yung dahon ng tree of life, it will be for the healing of the nations. Ibig sabihin yung mga curse ng kasalanan, habang kinakain natin, vegetarian din taga, yung dahon, anuhin natin. Yung dahon doon ng tree, kakainin. At yung mga walang buhok, yun. Si Doug Batchelor, si Ted Wilson, si lahat yung magagaling na preacher na walang buhok, magkakabuhok na yun. Dahan-dahan. Yung mga pipi, bigla lang yun makakasalita at makakarinig. Wow, ganda po talaga sa langit. Lahat ng problema natin, solved. A ruddy complexion and robe of light. Ah, walang. Yung mga painting sa Garden of Eden, nahubad sila. Ang tamang painting po pala dun, meron silang ilaw na damit. May ilaw. Hindi sila hubad. Meron silang ilaw na glory na nakatakip. May nakita akong ganun. Uy, ang ganda nito ah. Si Adam and Eve, hindi sila hubad. Meron silang ilaw na nakadamit. Oh, very nice. The family in heaven, salvation of infants, nandyan. Faithful mothers, nandyan yung mga magulang natin na napakabait, ang ating mga magulang. And yung maraming napapabinyagan, nako, mas maraming star. Hindi ko lang alam kung saan nakasulat yun, pero mas maraming result. Kasi nakasulat din sa likod ng aking sasakyan. Revelation 22:12. For behold, I come quickly, and my reward is with me to give according as his works shall be. We are not saved by works, but when we are saved, we are rewarded according to our works. Meron pang mga taong nakapaligid sa trono ng ating Panginoon. Yung mga dating, yung mga napatay, yung mga martir. Napakalaking karangalan yung mamatay ka dahil sa katotohanan. Yun yung mga, at saka yung mga dating kaaway ng Ebanghelyo na binago ng Diyos, na naging martir, katulad ni Pablo, persecutor siya, binago ng Diyos, naging siyang soul winner, yun ang malalapit sa mga general ng ating Panginoon sa langit. The reward for the winner of souls. Kaya lahat tayo dapat, let's try our best to share the gospel. Yung ating dispositions unchanged. So ibig sabihin yung ugali natin, kailangan natin ayusin ngayon. Kasi hindi na yun ayusin sa langit. Naku, kailangan na talaga nating ayusin. Eh baka pagdating natin sa langit, ano pa? Kung ano-ano pa ang ating gustong kainin. So dapat ayusin natin ang ating mga disposition. And heaven is a peaceful and loving atmosphere. No temptation and sin. Wala nang kasalanan dun. And kausap natin ang Diyos mismo. Wow. Ito ang pinakamaganda. Ako kahit hindi ko makausap, makakinig lang ako doon. Kaya gusto ko magpunta sa church, naririnig ko ang salita ng Diyos. Gustong-gusto ko marinig yung kapitulo, versikulo, kahit na tulong ako sa audio. Kasi salita ng Diyos yung kanilang sinasabi. Pag nakarating tayo sa langit, naku, makikinig lang ako doon sa kung sinong nag-uusap doon, kasama ang Diyos. Napakaganda, napakatamis ng salita ng Diyos. Fellowship with angels and the faithful of the ages. Sila Abraham, sila Enoch, makakausap natin doon. Wow, ganda. Makakausap natin yung unfallen beings. Sino yun? Mga angels. And we will praise God with rich and melodious music. Okay. At may university, mag-i-enroll tayo lahat sa Adventist University. Hindi na Adventist kasi tapos na yung Advent eh. University of Heaven. Ayan o. Searching the scriptures, the treasures of the universe. Lahat tayo naka-enroll sa University of Heaven. Okay, mga kaibigan, mababasa natin yung history. Bakit tayo nalaglag? Bakit tayo naligtas? Yan po ay para ating mabasa sa library ng heaven. Maiintindihan natin kung bakit nangyari itong mga bagay na to sa ating buhay. At saka, maiintindihan natin lahat ng ating iniisip ba't ginagawa. Ngayon, may mga ginagawa tayo hindi natin na-explain. Doon, mababasa ang ating mga puso. And napakasaya doon. Our joy will continuously increase. Yan, sa langit, wala nang time limit ang AY. Kahit ngayon, late na. Ever an infinity
beyond, the whole universe declares that God is love. Pag sinabing God is love sa writings ni Ellen White, yun yung dulo lagi. Dulo. Dulo ng Great Controversy, God is love. Dulo ng Last Day Events, God is love. Yun po ang napakagandang official na book ng Adventist Church tungkol sa Last Day Events. Kasi may mga gumagawa ng ibang compilation. Binabasa ko rin, kaya lang ang pinakamagandang tabas ay yung galing sa E.G. White Estate. Napakaganda, pinaka-best ng tabas. Marami na po akong ibang nabasa na gawa ng ibang author, pero ang pinaka-best po. So, punta na po tayo sa ukay-ukay. Ay, hindi pala. Punta, ang sunod po na part ay yung... Yan. Kayo na ba mag-group nito? Ay, ako na. Ako mag- so, ilan po per group ang gusto ninyo? Dalawang tao per group? Tatlo? Oh, tindi ninyo. Sige po. Ah, tatlong group. Ano po bang gusto niyo, mga kapatid? May mas maganda, mas kunti. Apat. Okay, apat or lima. Apat. Sige po. Please group yourselves in four. Yung mga nandyan na lang po sa inyong mga kaibigan nyo naman, usually yung katabi ninyo. At i-review lang po natin itong mga ito. Dahil sabi nga dun sa ating binasa, hindi tayo umuupo na wala tayong ginagawa. We are not to sit and do nothing in God's work. So we will sit and do something in God's work. So yan po. May reporting pa ba pagkatapos? I-report yung mga ano. Sige po. Gusto ko. Sige po. Maganda po yun. Para marinig ko yung mga... Marami po ako natututunan pag kayo nagsasalita. So maganda po. So mag-group-group na po kayo, mga sir, mga ma'am, mga kuya, mga elder, mga youth. Tingnan natin kung sinong... okay. Ano pong gusto ninyo? Tigi-isa kayong question o lahat na lang sa inyo? Oh, isa-isang question. Yan to lang talang spiritual gifts. Hati-hati tayo sa problema. Number one question, dito. 1, 2, 3, 4. Sino po yung sunod? Number two. Sila po dun. Kayo po ba ay magkakampi o magkakalaban kayo? Kayo pong apat. Tapos yung apat, tatlo dun, kasama niyo po doon sa likod. Si brother doon na pa-smile-smile. So number one, number two, number three, tapos number four, kayo pong tatlo? Tatlo na lang po. Four. Tapos number five. Kayo pong apat. Six. Six lang. Marami na sila sa likod. So, magagaling yung nasa likod usually. Matahimik lang pero maraming laman ng utak. Sige po. Kayo ay... sige po. Mga kapatid, baguhin natin yung groupings. Kasi yung iba, hindi nakaparticipate. Magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4 hanggang 6.
Kung ano yung natapatan sa number one, yun yung group one. Eh, wala kasali yung likod eh. Ah, oh, sige. Ayaw nila, brad eh. Pwede naman po ako magdagdag ng question. Okay na po lahat? Saan po kayo, sir? Ay, dyan na kayo.
Okay, ready na po? Sabi daw nung nasa likod, mabilis daw po kayo sumagot. Sino pong gustong mauna? Ikaw na lang siguro, Brad. Ikaw. Sige po, sige po. Ayan, naka-record. Oh, sige. I-upload ko to sa YouTube. Unahan lang po yan. Magandang hapon po mga kapatid. Ang aming pong grupo ay, ang aming question ay number 3. What are the lifestyle and activities of the remnant? Ang aming pong naitala ay simple ho lamang. Gaya po ng pagbigay ng kautusan bilang tunay na iglesia sa ilang nung kapanahunan ng mga Israelites, ang magiging lifestyle po ng mga nalabi sa mga huling araw na ito ay halos lahat ng tinalakay kanina. Una, ang mga nalabing iglesia ay babalik sa original na pagkain. Una. Pagkatapos ay magkakaroon o mamulat ang ating mata kung ano ang tamang pagsamba. Oo, pananamit at ganun din sa ating mga kilos, mga kapatid. At sa huling araw, ang mga nalabing iglesia ay hindi po yan natatakot na sabihin ang katotohanan. Tayo ay guided by the Holy Spirit. Kaya may mga programa tayo mga kapatid ng revival and reformation. Kasi sa lahat po ng religion, ang Seventh-day Adventist po ang pinakamaraming aklat na basihan sa ating pananampalataya. Ang kulang lang ay hindi natin binabasa. Maghanap kayo ng ibang reliyon kung meron silang mga libro. Meron silang libro pero hindi kagaya sa atin. Ang mga hindi nagbabasa ng Bible at hindi nagbabasa ng Spirit of Prophecy, pagdating ng panahon, kahit yung batang maliit, ay magmiminsahe ng katotohanan yan, mga kapatid. Gaya ng mga unang membro ng tunay na iglesia, ganun ang gagawin natin. O umpisahan po ng mga membro yan sa pamagitan ng pagbalik sa original na pagkain. Pag once tayo ay bumalik sa original na pagkain, pag once tayo ay nag-vegetarian, hindi ko naman sinasabi na lahat, pero pag ang kinain natin ay prutas at gulay, iba ang ating talino, mga kapatid. So, halos lahat ng tinalakay kanina, yun ang magiging lifestyle ng mga Seventh-day Adventist sa huling araw, na hindi na tayo mainitin ang ulo, hindi na tayo nagmumura, mapagbigay, mapagmahal, at lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig. Yan lamang po ang aming report. Hello. Happy Sabbath, mga kapatid. Malakas naman pala yung microphone natin. Ang aming question ay, what are the characteristics of God's last day church? Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano yung pag-asa ng Seventh-day Adventist? Hindi, nasa labas eh. Paano kayong pag-asa yan? Yun ang karakteristik ng ano. Ngayon, EY program, asaan yung mga bata natin? Tatlo lang na dito eh. Yun ba yung karakteristik na lumabas dyan? Para sa Church ng Adventist? Hindi. Pero hindi yun ang aming sagot. Yun lang yung aking pananaw. Diba? Ito. Number 1. Sabbath keeper.
Tayo yung tinutukoy dito kasi keeper eh. Tayo yon. Ibig sabihin, pag ikay, yung characteristic mo sa last days, ay, tayo ay nagkikip ng Sabat. Paano natin ikikip? Dapat, dito tayo sa loob ng church, wala tayo sa labas. Kasi pag nasa labas, hindi na yung Sabat. Number two, keep the law of God. Ano ba yung batas ng Panginoon? Ay, yung the great controversy. Alam ngayon, mayroon tayong controversy ngayon sa atin bilang Adventist. Yun yung pinaka-controversy sa buong mundo. Maganda yung nasa LMS kami eh. Talagang naliwanagang ako dito eh. Kay Ellen White eh. Alam ko eh, narinig ko to doon sa ano eh, sa LMS eh. Mas maganda yung paliwanag talaga. Tayo yung controversy, yung Sabat at saka yung sa peak na Sabat. Alam na natin yun kung ano yung Sabat. So, kung tayo yung nasa panig ng Panginoon sa huling kapanahonan, tayo yung nag-keep ng Sabat, tayo yung nagmamahal kay Kristo. Sabi nga, if you love me, keep my commandment. Yun, isa yun ay Sabat. Number three, we have mission. Ano yung mission natin bilang isang Seventh-day Adventist? Meron ba? Ano ba? sabi sa sulat ni Ellen White, sabi nga na mapapaos na lang si Pastor Sagmay dito ka, uy, magkupultor na ta kay mag-spread the gospel. Tawag nito yung printed pages, no, di ba? Kasama yun sa pagtatapos ng gawain. Ibig sabihin mga kapatid, kasama tayo sa paglago ng gawain bilang isang mananampalataya. Hindi tayo patulog-tulog. Di ba? Hindi tayo patulog-tulog. Number four, put an organization for us to know who will preach. Oh, naiba talaga tayo kapatid. Sabi ko nga nung nakaraan dito, isang umbrella tayo eh. Tayo, isang umbrella, nasa loob tayo ng umbrella. May organization tayo. Hindi tayo basta-basta lang huhugot, hindi tayo ng ibang sikta na kung sino-sino lang yung magsasalita. Kasi minsan, pag hindi natin na liglig yun, na magsasalita, yung pala, ay kaaway natin. So, ibig sabihin, dapat organize pagdating ng huling kapanahonan, nakilala natin kung sino-sino yung ating kasalamuha. Maraming salamat. Mayroon pa kami, 5 to 7. Kay Brother Steward naman. Side B. Side B, mga kapatid. Ito, para makita. Saan ba yun? Ayun. Okay. Ang ating tanong po ay, what are the characteristic of God Last Day Church? Sa panglima, mga kapatid. Special authority of God Church. Tayo po ay magpasakop kung ano man po ang napagkasunduan sa General Conference. Halimbawa, 777. Alam niyo na 'yon. Revival and Reformation. Alam niyo na 'yon. At panghuli, di pala. Total member involvement. Hindi. IEL. At saka total member involvement. Sorry. kapatid. Pasakop tayo. Huwag natin silang salungatin. Dahil ako'y may nakuha doon sa ano niya eh. Sa laging sinasabi. According sa sinabi ng speaker natin, hindi nagkamali ang General Conference. Amen? According sa sinabi niya, ha? According. Pang-anim, firm spiritual. Dahil sa napagkansunduan ng General Conference at ating itong ipamuhay, mga kapatid, ang ating spiritual, kailangan magsitibay sa pananampalataya. Hindi po tayo matitinag kahit anumang uring bagyo na ating mararanasan. Pang-pito,
we do not need to new denomination. Alam ko, lahat tayo nagsusumikap na hindi makaluto ng beer na Sabado. Matulog, late pumasok sa simbahan. No, mga kapatid. At kung nagawa natin, mga kapatid, na hindi pagluto sa araw ng Sabado, at nagawa natin na wala tayong nilalabag tuwing araw ng Sabat, hindi na po natin kailangan gagawa ng ibang denomination. Kasi meron kasing porke sila'y nakasunod na, naguhusga na sila sa mga kapatid. Ang sabi, Babylonia. Kaya gagawa sila ng sariling church. Halimbawa, kami ni Brother Edwin, kami lumago sa pananampalataya at nakita namin mga church members in Marino ay ganitong ginagawa tuwing araw ng Sabat. Lalabas kami ni Brother Edwin. Sasabihin namin na, mali ang church nyo. No, nagluluto kayo ng araw ng Sabat, pero hindi ganon. Mananatili tayo sa church kahit tayo ay na-revive at kahit tayo ay na-reformation, mga kapatid. So yun lang, mga kapatid. Yan po ang pag-uugali sa huling panahon sa bayan po ng Diyos. Susunod na po yung, sino susunod dito? Ah, Brother Risen. Salamat po. So, good afternoon, mga kapatid. So, yung atin pong answer namin sa number 6 ay number 1 po yung TV, new gadgets for the youth not using enough properly. So, yung mga bagong gadgets ngayon sa mga kabataan na hindi nagagamit sa maayos. Oh. Tapos yung false preaching, false prophet, false miracles, pornography, not being in the time of worship. So, yung pornography para sa mga lalaki, mga babae din kuminsan. So, not obeying in time of worship. So, kung mag-worship pa, napapadalang-dalang pa, parang naghanap pa ng ibang trabaho. So, kuminsan tuloy yung worship, hindi na natutuloy. Yung trabaho na lang yung natutuloy. So, not coming in the Sabbath in time. Sick in the Sabbath. So, kuminsan, yung mga iba nating member kung Sabbath ay nagkakasakit. At lumasakit yung katawan nila hanggang hindi na sila pumakapunta ng Sabat. So, not listening in the sermon, sleeping, so kung natutulog. Doing unnecessary thing in the Sabat, doubting in the word of God. So yung pag hindi natin pakinig, so yung dapat, ano yung pakinig tayo sa mensahe ng Panginoon, yung puro. Loving in the things in the word than loving of God. So yung pagmamahal na natin o yung mga halimbawa yung pira, yung kotse, bahay kisa sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yan lang po, mga kapatid. Yan yung amin po is yung number 1, what are the signs of Christ's soon return? Meron po kaming mga nilista dito. 1, 2, 3. Apat lang. Una po nilagay namin yung the comeback of 7 plagues. Kasi di ba, sa mga nakaraang natakil na mga videos, parang sinasabi yung example ng 7 plagues naman today is yung mga disaster calamities na na-experience natin. Tapos, magkakaroon daw po ng mga false prophets, na which is, sabi po sa may verse kaming binasayan, yung sa Matthew 24:11. Sabi po dito, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Yung, di ba sabi po, marami in the near time, magkakaroon ng mga tao na magiklaim na sila si Jesus, yung mga ganon. Tapos, yung magkakaroon ng Sunday law, then, magkakaroon din ng mga wars and strifes na actually nangyayari na siya ngayon sa panahon natin. Tapos, yun nga po yung mga famines and pestilences na kabilang na yun po sa disaster calamity sa 7 plagues. Yun lang po. Idagdag.
Magandang hapon sa inyo mga kapatid at sa ating pagpapatuloy ng programang kapitulo bersikulo ay ating sasagutin itong katanungan. So, may tanong dito na what is the seal of God? So, kung may Biblia kayo, buksan niyo sa Ezekiel 20 verse 12. Ano sabi diyan? Kaya nga tinawag na kapitulo bersikulo. Okay. Sabi dito, malabo eh. Bukod dito ay binigay ko na rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang, ano to? Makilala na ako ang Panginoon na nagpaging banal sa kanila. So, malinaw dito na ang tanda ng Panginoon ay sabat. Amen ba? O yun. At mayroon pa dito sa versikulo 20. Kung may Biblia kayo. Ako lang yata may Biblia eh. Ako nang bubukas. Sabi dito, ang inyong at inyong pinangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin sa inyo upang inyong ano nakalagay dyan? Malaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, malinaw sa ating kapitulo versikulo na ang tanda ng ating Panginoon ay Sabat. So, maraming salamat and happy Sabat. Ipagpatuloy po natin sa versikulo, kapitulo. Ito sa amin na what and when will be there a mark of the beast? Anong ibig sabihin po yan? Ngayon, ipapaliwanag natin namin kung anong ang ibig sabihin. Ang palatandaan sa huling kapanahunan, tayo mga Kristiyano, tandaan po natin, oras pag tumanggap po tayo sa Panginoon Hesus Kristo, tiyakin po natin na tayo'y mamamatay. Wala po na hindi tatanggap sa Panginoon Hesus Kristo na hindi mamamatay. Ang Panginoon ay namatay. Kaya pag tayo mga tunay na Kristiyano mamamatay. Ngunit paano po natin paninindigan ito palatandaan na to? Kung mababasa po sa Apokalipsis 14:9, ang sabi ron, kung sino mayroon mga tanda sa noo, sa kamay, ay siyang mapapahamak. Ngayon, kung gusto po natin magkaroon ng tanda sa kamay, aanin po tayo sa kanila kasi pinakamahigpit po yan. Labanan po yan, tanda sa Panginoon o tanda sa kaaway. Ang Panginoon, araw ng Sabat, ang kaaway, araw ng Linggo. Pasensya po na, kasi pasensya na. Ngayon, kung tayo'y nasa Panginoon, huwag po tayo'y matakot na mamatay. Alalahanin po ninyo ang sabi sa John 11:25, ang sino man ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay siya. Ayun lang po ang aming ipahiwatig sa bawat isa. Salamat po. Amen. Praise the Lord po. Dadagdagan ko lang po yung tungkol dun sa Mark of the Beast kasi minsan may na mga taong nagdi-discuss din sa ibang church na yun po ba ay computer o yun po ba ay GPS, yun po ba ay barcode, yun po ba ay RFID at yun po ba ay kung ano-ano pa. Pero pag tiningnan natin sa sulat, ang marka ng hayop
ay ang rebellion. Rebellion sa Panginoon. Pwedeng magamit yung mga bagay-bagay na yun kahit sulatan nyo ng 666 yung... Kahit sulatan nyo yung 666 yung noo nyo, kahit iwasan nyo yung mga ganun, kung hindi naman tayo nasunod, kung ang susundin natin ay yung kanilang Sabbath kuno, at saka in-enforce na yun, magkakaroon na tayo ng mark of beast pa rin. Kahit na iwasan natin yung barcode, yung computer, yung cellphone, yung GPS, yung RFID, yung kung ano-ano pang technology, pero pag in-enforce yung Sunday law, Sunday pa rin tayo magngingilin, magkakaroon pa rin tayo ng mark of the beast. Ibig sabihin, ang iiwasan natin ay yung pagsuway sa inuutos ng Diyos. Yung mga technology, nagagamit din yan sa mabuti. At saka, yung mark sa forehead, yung iniisip, yung mark sa kamay, yun yung ginagawa. Yung sinasabi po sa Revelation 13 na they will, yung mga may mga mark, ay they will not be able to buy or sell, magkakaroon ng financial control yung mga government. Ayaw nila tayong mag-buy and sell. Gusto nila lang ma-restrict ang ating freedom. So, ang iiwasan natin ay yung paglabag. Yung technology, yung TV, yung radio, magamit din yan sa gawain. Yun po ang ano. Kasi kung pag-iwasan natin yung mga technology na yan, tapos hindi naman natin, yun ang natatakot tayo sa barcode. So lahat ng may barcode, takbo tayo ng takbo. Pag sandelo, simba rin tayo ng Linggo. Di, mali yung ating focus. Minsan na tututok tayo dun. Pero it's okay kasi hindi naman natin alam dati. Kaya nga nililiwanag yung mga ganun. Yun po ang nakasulat na yung kung ano yung mark of the beast at saka kung ano yung, minsan kasi may nagtanong yan sa AUP COT pa dati. Sir, nagbago daw yung definition ng Mark of the Beast. Ni-review ko ngayon yung palabas ni Doug Batcher. Ni-review ko yung Mark Finley. Tinignan ko dito. Wala naman ah. Paano sila nakaisip ng bago? So, minsan po kasi, ayaw nila maniwala dun sa Beast. Yung Mark of the Beast, unang-una, yung 666 number yun. Sabi nila yung 666, hindi iba na daw ang explanation. Sabi nyo bakit? Nagbago ba yung Beast? Unang-una, i-establish natin kung ano yung beast. Sino yung beast na sinasabi? Yung beast na nag-persecute, yung beast na namatay, halos mamatay, yung beast na nabuhay ulit, lumakas ulit, yung beast na galing dun sa Europe. Sino yung beast? Tapos ano yung kanyang mark? Tapos ano yung number ng beast? So yung 666 na yun, parang kung may cake kayo, yung pinakaibabaw na lang yun, bonus na lang yun. Hindi talaga kailangan na yung 666 lang ang definition ng mark of the beast, ng beast. Kasi previous noon na mga prophecy, naka-establish na kung ano yung beast. Yung 666 ay dagdag na lang na parang confirmation na lang. At saka man, yun. Hindi natin pwede bilangan yung Ellen White na kumpitin natin na 666. Kasi hindi naman siya ang a-align dun sa previous na prophecy tungkol sa beast. Okay, so ganun po. Huwag kayong matakot sa GSM, sa RFID, sa barcode, sa mga ano lang yan, mga radyo. Pwede kong i-explain sa ibang araw kasi nagtuturo kami ng computer. Pero hindi, kung gusto nyong malaman, kung, kasi po, ang isang danger sa atin, si Kellogg, magaling siya sa science, pero hindi siya theologically trained. Kaya ang yung galing niya sa science, akala niya, ganun din siya kagaling sa theology. Nung may nagturo sa kanyang maling theology, sabi niya, magaling din ako sa theology, tama ako nang tinatama na siya ng church. Ayaw niya maniwala. Kaya umalis siya sa church. Yung naman ating isang school sa US na naniwala sa evolution, na doon nag-eskwela yung aking mga pinsan bago pa naging ganun yung problema nila. Yung mga theologian nila doon, naniwala sa mga biologist. Kasi yung theologian nila doon, hindi marunong mag-filter kung ano yung bogus na science at saka yung correct na science. Yung mga scientist naman nila doon, hindi naman marunong mag-theology. So naglito sila doon kasi akala ng theologian, ganun sila kagaling sa science. Hindi naman nila ma-differentiate kasi wala silang educational training mag-figure out. Parang kayo, kung walang computer science, ako, I'm teaching computer science. Pag binigyan niya ako ng USB, alam ko kung alin ang pipindutin at alin yung virus doon. Kayong hindi kayo nag-comsci,
Hindi nyo alam. Parang lahat lang sa inyo totoo. Pero sa biologist, so ganun po, napakahalaga ng kaya meron tayong educational system para yung marunong sa archaeology, hindi mo maluloko ng ibang scientist na magaling sa archaeology. Yung magaling sa biology na Adventist, hindi maluloko ng evolutionist na biologist. Saka yung theology, so kung may theological question tayo, tanungin natin yung BRI. Kung may biology question tayo, tanungin natin yung mga scientist na naniniwala doon. Kung may archaeological, kung may technical question sa kayo sa computer, tanungin nyo rin yung mga nakakaalam. Para mas safe po. Iba-iba tayong spiritual gifts at iba-iba rin yung focus ng interest ng ating mga pinagtutuunan. At lahat yun binibigay sa atin ng Diyos para hindi tayo maligaw. Yun po. So, thank you po. At ano bang susunod natin? Gusto ko lang i-close ng prayer itong ating session. Let's pray. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the truth, for the receptiveness of my brothers and sisters in this church, for the submission to your word. We praise you for all the truths that you have reviewed and taught us in this afternoon. We love you, Lord. We praise you. We love the truth. We want to obey. Please help us, Lord. Give us wisdom and understanding to obey. Give us friends that will help us, encourage us, and also help us in ministry. Bless this church, Lord, as they do more and more of your work. We praise you for getting us out of our lives of sin and helping us to appreciate your word. Thank you for hearing and answering our prayers and for the plan of salvation and truth. In Jesus' name we pray, amen. Sunod na po natin ang closing remarks ng atin pong elder. Brother Dan. Sige, Brother Paul na lang po.